Tila totoo sa kanyang campaign jingle si Attorney Lenny Robredo na kahit di na ibigay ang kulay rosas na bukas, patuloy siyang magsisilbi, lalo sa mga kababayan sa Naga City. To a large extent, naging stagnant siya. Pinaunlakan ni Robredo ang imbitasyon ng Naga City People's Council na dumalo sa pagtitipon na layuning muling mapalakas ang papel ng konseho sa maayos na pamamahala sa lungsod. Isa sa naipaabot na hinaing sa pagtitipon ay ang kulang umanong suporta ng lokal na pamahalaan para sa mga grupong nasa sektor ng arts and culture. Because there were quick wins already, especially for artists. Because ang kipuan talaga kahit kang mga artists is a platform, a bigger platform na mainisin na kang bakulang Naga, kundi buong Pilipinas. Dahil po ng mga naninigmit na ng mga heritage buildings. So I hope po, matagot na po ni pansin niyan. Salamat po. I think bako lang sa visual arts, pero all forms of culture and the arts. Pati si dance, pati si music, na dapat sana ibang budget dyan ang syudad. Pero baka dahil they nadagangog ang boses, o they pinagaw ang boses, they siya kabali sa budget. So may siyang assistant. Sabi mo, in contrast with Albay and Sorsogon, na igwang at least malang may sasakyan para di nakamukaray-karay kasi ino mga gamit. So itong ordinance sa pagpasa ni Councilor Miles, specifically for that purpose, na dapat sana si mga issues ng gabus na ilalaog sa budget para kabali na siya sa piglalaanan kang kwarta kang gobyerno. Kasi pag na-issue na lalaog sa budget, iyan si Pixie, sabi ko sa bago, kaipuhan kang mamalimus all the time. Kanyan po mayong council. So, kaipuhan po, maka-initiate ng probably an arts and culture council within the city. And iyan po itong magiging way, no, para ma-involve ang mga CSOs and the other art groups for this matter. Sige po, we will look into that po. Mula sa inasahang nasa 50 grupo, umabot sa 180 sectoral groups ang dumalo sa pagtitipon. Sabi ni Robredo, bukod sa patunay ito na aktibo pa rin ang People's Council sa Naga, makatutulong ang mga bagong kasapi sa pagbuo ng mga ideyang maimumungkahi sa LGU. Bagamat bahagi ng pamanang participative governance ni dating Mayor Jesse Robredo, ang People's Council, hindi nakaligtas sa puna ng ilang kritiko ang pagtulong ni Attorney Lenny sa kanila. Lang ina-expect ko din nga ni more than 50, inot na inot. Domingo, panduwa medyo napopoliticize dahil ina-accuse ako na ginagamit ko sa politika. Pero ikaya, ang kaduman sa bago, may mga politikang pinag-urulayan, nabarataan ko na pagtitira ako sa radyo na allegedly, ako kaya sinagpadara, ako sinagpirma ka letter na nagpapadara ng invitation for a meeting, pagsasabi na ginagamit ko daa para sa future candidacy ko. Di ko man papatulan, pero di ko din hahayaan na makasagabal sa trabaho na sana magtarabang na sana. Di nakakatabang si masyadong insecurity saka masyadong pagpopoliticize kang mga ginigibo. Nagpapasalamat ako na garo baliktad si naging epekto dumansan mga naimbitaran ta. Noong isang buwan, tinupad ni Attorney Lenny ang pangako sa local artists na sectoral planning. Nagmula pa sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang facilitators. Kung igo ako magigibo sa sadiri kong capacity, matabang ako. O dahil ang NCPC man si institution, siya si institution, siya si platform para ang tao makapag-participate. And dahil sindaman sinagrani sa kuya, asking for help, talagang sinabi ko sa inyo, 100% ang sa kuyang gustong itabang. Tabangan siya makahanap ng other sources of income para di siya dependent sa city government. While ang empowerment ordinance nagtataon ng automatic appropriation, most of the time, si mga nakatukaw, garoon natatempt na mako-opt ninda si mga organisasyon na di siya nakakatabang. So dapat pareho city government saka ang NCPC nag-exert ng effort para tawanan dignidad si organisasyon
independent siya dapat sa politika. So ako, mas well ako ngayon magtabang dahil out of government ako. Sinisikap ngayon ni Robredo na magkaroon ng ibang pagkakakitaan ang People's Council para di lang umasa sa pondo na obligasyon na ibigay ng LGU sa ilalim ng Empowerment Ordinance. Sa pamamagitan umano nito, mapananatili ng People's Council na maging malaya. Malayang pumuna sa maling pamamalakad ng gobyerno at malayang sumang-ayon at sumuporta sa mga programa nito, lalo na kung ang nakikinabang ay ang publiko.